Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay tuturuan ko po kayo kung paano i-register ang ating bagong billing smart SIM or ang ating TNT SIM dahil hindi natin ito magagamit kung hindi muna natin i-register. Mas madali na po ngayon ang mag-register guys, hindi po katulad dati. Kaya bago ko po sisimulan sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakiclick na rin yung bell button para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start. Mag-i-intro muna ako guys. So ayan po guys, nag-unbox na po ako sa aking bagong billing talk and text SIM. So ngayon ay i-insert na natin ito sa aking cellphone. Pagkatapos nating na-insert ang ating SIM guys, ay pupunta agad tayo sa Google. At i-search natin sa search bar, Smart SIM Registration. At i-click natin itong TNT SIM Registration or and then scroll up natin guys. And then dito sa baba, i-click natin itong register now. Scroll up lang natin guys at dito sa baba, ilagay natin ang ating bagong SIM card number na kabibili pa lang natin. At pagkatapos nating mailagay ang number, i-click natin itong may maliit na box dito sa baba para malagyan ng check to prove that we have read and understood the terms and conditions and acknowledge Smart's privacy notice. And then, click natin itong send OTP para ma-verify ang ating bagong mobile number. And then, dito po natin ilagay yung 6-digit one-time PIN na sinend ng Smart sa ating bagong mobile number. And then, i-click natin itong verify OTP. And then, mag-pop up ito. Great! Your mobile number was successfully verified. And then, i-click natin itong OK. And then, magsimula na po tayong mag-fill up ng ating personal information na hiningi ng Smart. So dito muna tayo sa type of registration. At dahil bago pa lang itong SIM na binili ko, ang piliin natin ay itong I'm registering a newly bought SIM. And then dito na tayo sa ating nationality. Dahil nasa Philippines tayo, edi Philippines ang pipiliin natin. Hiningi din ng Smart ang ating valid ID. At ang mga valid ID na tinatanggap ng Smart ay ito po. Driver's License, Unified Multipurpose Identification Card or UMID, TIN or Tax Identification Number, Philippines Passport, Postal ID, Voters ID, Social Security Service ID, Professional Regulation Commission ID or PRC, PhilHealth ID, Bureau of Internal Revenue ID, Firearms License to Own and Possess ID, GSISE Card, Integrated Bar of the Philippines ID, National Bureau of Investigation ID, other valid ID or document with photo, UWA ID, Person with Disabilities Card, Police Clearance and Senior Citizens Card. So dahil driver's license ang available ko, i-click ko lang itong driver's license. And then picturean po natin ang ating valid ID na pinili. I-click lang natin itong take a photo. And then ganyan po ang plastada ng ating valid ID na pipicturan. At automatic po siyang makakapture guys ha. At ayan po, pagkatapos niyan ay magsi-selfie po tayo. At may mga tips po dyan kung paano mag-selfie. And then click natin itong scan face. At ganun pa rin po guys, automatic po siyang magkakapture. Ayan po, your ID was successfully scanned. Click na natin itong OK.
at automatic na pong nakalagay ang ating ID number dyan sa baba, guys. Pati na rin ang ating first name, ang ating last name, birthday at ang ating kasarian na galing po na na-detect sa ating valid ID na piniksuran natin. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. Next po ay ang ating address information. Nagsimula po sa ating house or unit number, anong street, village or subdivision, unit or floor, anong building, province, city, barangay at zip code. Ningi din ng smart ang ating alternative mobile number. Optional lang po yan, guys. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. At ang ating email address, optional lang din po yan. At pagkatapos nating malagyan, i-click na natin itong next. And then, i-double check natin yung mga information na ating nilagay. Baka may mga mali. At kapag okay na, click natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove that we are hereby attest that we are personally accomplished the registration. And then, scroll up natin at i-click natin itong submit. Kahit hindi na natin lagyan ng check itong nasa baba, guys, pwede na po yan. So ngayon, i-click na natin itong submit. Congratulations! You have successfully registered your SIM. So ganun lang po kadali, guys, mag-register ng bagong SIM na ating binili. And that's all for today, guys. Don't forget to like and share this video. At kung may katanungan pa po kayo, guys, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po, guys. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless po sa lahat.